Hi everyone, it's me again, Tin, and welcome back to my channel. So ngayon guys, nakikita nyo naman sa ating title, pag-uusapan natin tong product na to, ayan. During my red days, ginamit ko siya last week. Tapos na guys, so I'm ready to share with you my experience, syempre. Kung nagustuhan ko ba siya, ano ba yung mga benefits na pwede mong makuha if ever mag-switch kayo sa ganitong sanitary napkin. By the way, pinadala pala to sa akin ng Nipiasi, but again, my thoughts and opinion sa product na to ay based only sa experience ko. Kung gusto niyo malaman kung nagustuhan ko ba yung napkin na to, ano ba yung pwedeng mga benefits na makuha natin, ladies, sa product na to. So, ayan. So, kung gusto niyong malaman, just keep on watching. Okay, let's start with the packaging. Packaging, guys, super hygienic as you can see naman sa packaging. Napaka-hygienic ng packaging kasi resealable siya. As you can see, meron siyang foil na open and then stick mo ulit para mag-close. I'm going to show you the napkin. Yung sa daytime na napkin, ganito yung itsura niya, guys. As you can see, yung day, meron kasi siyang tatlong variants. Yung overnight na pad, daytime na pad, and then the panty liners. So, eto yung pad na pang daytime. As you can see here, manipis lang siya, guys. Unlike dun sa ibang nabibili natin sa tindahan, mas makapal yun, guys, compared dito. And it smells so good. Yung smell niya may pagka-minty yung smell, tapos maamoy mo talaga na parang may peppermint. I really like the scent kasi nga napaka mild lang, tapos mabango. Ayan. Manipis lang siya, guys. So if ever susuotin nyo is leggings and yung mga maninipis lang na medyo bumabakat, eto guys, hindi siya mahahalata. Kasi nga, manipis lang siya. Pero kailangan mo pa rin kung masyado kang malakas mag-flow yung ano mo. Syempre, kailangan mo magpalit every 2 hours or every 3 hours. Ako kasi, hindi masyadong malakas. Kaya nagagamit ko lang is 3 pads within the day. Yung feeling niya, guys, while suot mo siya, as in, mafe-feel mo yung cooling effect and napaka-relaxing kasi nga may cooling effect. And as in, hindi mo mafe-feel yung parang naiirita ka, napaka-relaxing nga niya. Lalo na kapag nakahiga ka lang. Nakatatlong gamit ako kasi nga ayoko yung medyo tumatagal siya sa akin. Basta nakatatlong 3 times ako nagpalit ng pang daytime. Eto guys, medyo makapal-kapal siya ng konti. Pero very light lang yung kinapal niya dito sa pang daytime. Yan. And I really love the smell. As in, napaka-relaxing. Ayan. Eto naman guys, you can see, meron na siyang so sa may puwetan mo. Yung parang ididikit mo sa may panty mo para as in, wala ka talagang, hindi ka matagusan talaga. So meron siyang ganyan. Yung parang igaganyan mo siya. Tinanggal ko na yung tape. Ayan. So, meron siyang ganyan sa may likod ng panty. Never ako na-irritate sa napkin na to. Ito lang ata yung napkin na ginamit ko na hindi ako nagkaroon ng rashes. Now, eto naman yung panty liners niya. Manipis lang. Ganyan lang siya kanipis. Ayan. So, ganyan lang siya kanipis. Yung panty liner, same lang, para pareho lang yung amoy niya, guys. Napaka bango and napaka may cooling effect. Now, let me share you guys my thoughts, my experience sa napkin na to. Sa karamihan dun sa mga nabibili natin sa tindahan, nagkakarashes talaga. Kahit pa lagi-lagi ako nagpapalit ng napkin, nagkakarashes talaga ako. Pero here, eto lang yung napkin na hindi ako nagkarashes. Honestly, guys, hindi talaga ako nagka-rashes sa napkin na to. Tapos, ito lang yung napkin na hindi masyadong mabigat yung pakiramdam ko. Alam mo yun, kapag nadidismenorrhea kasi ako, nafe-feel ko yung pain. Pero tolerable naman. Pero here, parang hindi ko siya naramdaman. Hindi ko siya na-feel na masakit. Yung parang, oo, mabigat sa may puson ko. Pero hindi masyado. Unlike dati na
iba yung ginagamit kong napkin. Kasi nga meron siyang herbal ingredients, so siguro nakatulong yun para ma-lessen yung pain. Yung pain na nararamdaman ko during my first day. Bakit kailangan mong mag-switch ng napkin? Bakit ba kailangan mong gamitin to? Dahil nga guys, meron siyang mga herbal ingredients. Yun. I'm so proud sa product na to kasi sinamahan nila ng ingredients. Kaya nga siya tinawag na herbal. So, ano-ano ba yung sinasabi kong mga ingredients? Kasi meron silang sinend sa akin na information about the products. Meron siya guys na aloe vera. So, meron siyang aloe vera. And alam niyo naman yung aloe vera, meron siyang antibacterial, antifungal, soothes skin and moisten skin. So, kaya siguro ako hindi nagka-rashes kasi nga meron siyang aloe vera na kilala sa nakaka-soothe ng skin and nakaka-moisten ng skin, diba? Another one is meron siyang peppermint. So, ayun nga sabi ko kanina, diba? Meron siyang cooling effect. Yung smell niya, may pagka-peppermint. It has cooling sensation. It prevents insomnia. Reduce pain sensing and then it reduces abdominal pain. Di ba sinabi ko kanina na during my first day, yung first day ng red days ko, hindi ko na-feel yung masyadong masakit sa puson, yung parang nadidismenorrhea ko. Hindi talaga siya kasi nga pala, guys, yung peppermint nakakatulong siya para ma-reduce yung abdominal pain. So kung madalas nagkakadismenorrhea kayo, napaka-helpful ng napkin na to, guys. Kasi nalilessen yung pain na mararamdaman mo. Borneol. I don't know if tama yung pag-pronounce ko. I'm going to show you na lang yung kanyang spelling. Sorry naman kung hindi ko alam yung pronunciation. Hindi na ako nag-Google, guys. So, it relieves pain, reduces swelling, relieves stress, promotes relaxation, and reduces exhaustion. Kaya talaga guys, never ko talaga na feel yung dysmenorrhea. As in, meron siya pero hindi ko nahahalata. Unlike dati na halos ayaw mo na bumangon sa higaan kasi nga nafe-feel mo talaga yung dysmenorrhea. Pero nung yun yung gamit ko, grabe, hindi ko na feel yung pain talaga. Meron siyang cyperus that treats nausea, treats fever, and treats inflammation, pain reduction, and muscle relaxation. Halos karamihan may muscle relaxation and relieves pain. So, yan. Halos lahat ng ingredients talaga nakakatulong para ma-relieve yung pain na mararamdaman mo during your red days. Another one is, paano ba i-pronounce to? Hotoinia cordata. Correct mo na lang, guys. Di ko alam yung pronunciation nito, guys. Ito naman, very helpful kapag may diuresis. Detoxification, antiviral, antibacterial, and anti-leukemic function. Parang kansera na yung pinag-uusapan dito, ah. So, bakit daw kailangan nating gumamit ng UFT sanitary napkin? Sabi dito, it is the only product with double patenting. It is the only product with expiry date on it. It is the only product that has healthcare function. Sabi ko nga, diba? Healthcare function. Kasi nga, yung mga herbal ingredients niya, halos may mga healthcare function yun. It takes away all your menstruation worries, like headache, stomachache, mood swings. Gamitin nyo lang to para hindi nyo nakawain ang jowa nyo. Kung gusto nyo malaman yung mga iba pang information, I'm going to pop the flyer dito sa my screen para makita nyo, guys. UFT is the only imported sanitary napkin ordained by the Korean government to be used by its citizens because of the many effective functions it can give. So, ano pa siya? Recommended pa siya ng Korean, di ba? Napaka-helpful ng sanitary napkin na to kasi nga yung mga benefits ay sobrang nakakatulong sa atin. So, lalong-lalo na guys, dun sa may mga UTI, dun sa may mga problema sa pag-memens, ayan, I highly recommend this product, lalo na guys,
sa inyo ladies na medyo madalas magka-rashes dahil sa mga ginagamit na napkin, ng ibang napkin, ibang brand. Ayan, try to switch to UFT Herbal Sanitary Napkin. Baka hindi rin kayo magka-rashes. Kasi ako, hindi ako nagka-rashes sa napkin na to. So that's it guys for today's video. Kung gusto nyong itry itong napkin na to, I will leave the link in the description box. Available siya sa Lazada and sa Shopee. Check nyo na lang. Ayan. Ayan. So, thank you so much for watching and I'll see you again on the next video. Bye!